pinagsisisihan kong itinuring kitang ama. Dito pa rin, sa ating natatangin dunang, may pangako ang bukas. Nay, ano pong gagawin ninyo sa dala ninyo mga damit? O ilalaban ko, Grace. O ikaw, bakit narito ka? Palalaban ko na lang yan, nang hindi na kayo mapagod pa. Ay, huwag na anak. Kayang-kaya kong tapusin ang mga ito. Meron yata akong pride detergent. Ito ang kasama ko sa paglalaba. Kaya napapadali ako. Uy, sige po, kayong bahala. Alam ko naman hindi kayo papipigil eh. Ay, Nay, mamayang gabi nga pala, pupunta dito si Joseph. Kausapin po kayo. Bakit? Ano sasabihin sa akin ang nobyo mo? Salamat po, Daddy Ronaldo. Mahalaga po sa akin ang inyong basbas. Kaya talagang ansaya ko po na payag kayong pakasal na kami ni Grace. Nasa tamang edad na kayo. May maaayos na trabaho. At 2 years na ang relasyon nyo. Kaya walang dahilan para ako tumutol. Kaya lang sana, dito na kayo tumira sa bahay. Malaki naman ito eh. Oh. Napakalungkot na mapag-isa. Kaya sana, huwag niyo akong biguin. Talaga ako dito kay Joseph at Grace. Ang sarap ng blowout sa atin. Tama ka. Kaya ikaw, Nixon, ha? Pag ikinasal ka, dapat mag-blowout ka rin ng bonggang-bongga. Oo naman, Ani. Basta ba may pera ako eh. Sira, magpapakasal ka, wala kang pera. At paano nga pala after your honeymoon? Saan kayo titira? Sa amin. Nakiusap kasi si Daddy Ronaldo na huwag na akong umalis doon. Para naman huwag siyang lalong malungkot. Pumayag naman ako dahil kawawa naman si Tito Ronaldo. Ah, tama. At napakabait niya. Kaya naman ayaw ko siyang biguin. Joseph, dahil sa honeymoon nila ni Grace. Pwede akong mag-good time. Buti pa siya. Kasama na niya, mahal niya. Samantalang ako, ayoko ng ganito. Parang nawawala na naman ako ng lakas dahil sa labis na kalungkutan. Ayoko ng ganito. O ano, nagusto mo bang pasalubong ko, honey? Siyempre naman. Lahat ng galing sa honey ko, gusto ko. Talaga, ha? May pasalubong din ako sa'yo, iha.
po? Eh, siyempre. Gusto kong mapasaya rin ang manugang kong masarap magluto. Oh, eto. Salamat po. Oh, ayan. Malamang tataba ka na niyan. Dahil dalawa na kami ni Daddy na nagbibigay ng pasalubong sa'yo. Hayaan niyo. Lalo kong sasarapan ang luto ko. Para lalo kayong tumaba. Magiging dambuhala tayo lahat. Natutuwa ako at kasundo mo si Balaing Ronaldo, anak. Kasundong-kasundo, inay. Madalas nga po, pinapasalubungan din niya ako, katulad ni Joseph. Oh? Talaga? Oo. Aminan mong lalaki, pinasasalubungan ka? Mm-mm. Boy, ibang klase ah. Bihira ang ganun. Ay, tama si Ani, anak. Kasi madalas, kaaway ng malugang ang ganyang biyanan. Correct. Ay, naku, iba po si Daddy Ronaldo. Oh? Napakabait po niya, Nay. Talaga? At napaka-maalalahanin din. Minsan nga po, kahit nasa office siya, nagtetext siya para kumustahin ako. Para po si Joseph. Para palang dalawa ang asawa mo doon, best friend. Ano? Eh, kasi... Naman, grabe ka naman, Ani. Eh, di ba sabi mo, pareho sila ni Joseph na ginagawa sa'yo? Mm. Eh, pero joke lang yung sinabi ko, ha. Huwag ka maasar. Dito sa bintana ng kwarto ko, nakikita ko sina Joseph at Grace. Ang sweet nila. Kung hindi maagang pumanaw si Cherry, ang mami ni Joseph, malamang ganyan pa rin kami. Kaso, pumanaw siya nung 15 years old pa lang si Joseph. At kahit anong gawin ko, hindi ko magawang umibig sa iba. Kasalanan ko. Kung hindi ko siya pinilit, hindi siya mamamatay. Kasalanan ko. Nanghihina na naman ako. Nawawala ng energy. Ang dami ko pang gagawing paperwork. Hindi, marido. Ayoko talaga ng ganito ako. Bad news naman ang sinabi mo sa akin, Nixon. Sabi ko na hindi mo magugustuhan eh. Dahil mapapalayo sa'yo ng 1 month ang miss mo. E 3 months pa lang kayong kasal. Oo nga eh. Hindi naman siya pwedeng sumama sa akin sa Davao. Dahil may trabaho siya. Ay, ano ba naman to? Eh, tisin nyo na. After this naman, manager ka na, bro. Kasing dapat iayos na problema sa branch namin doon, honey. Malulungkot ako. Mamimiss kita. Eh, lalo naman ako. Gusto ko nga sana isama kita eh. Kaso hindi naman maaari. Dahil hindi ako maaari umalis ng ura-urada. At ganun pakatagal. Hindi bale. Lagi kitang tatawagan sa messenger para lagi tayong magkausap. Pagkatapos nun, huwag ka nang pa-extend, ha? Oo. Promise. Uuwi ka agad ako dito after 1 month.
anak. Dumito ka muna habang nasa Davao yung asawa mo. Para naman hindi ka masyadong malungkot. Bahala ko po talaga yan, Nay. Sinabi ko na rin kay Joseph bago siya umalis. O, pumayag ba siya? Opo. Kaya mamaya, papaalam po ako kay Daddy Ronaldo. Para makapunta na po ako dyan. Aba, sige. At ipagluluto naman kita ng mga paborito mong ulam. Siguradong na-miss mo na yun. Gabi na. Pero hindi pa rin ako untukin. Kahit na nga, kanina pa kami nakatapos mag-usap ni Joseph. Nalulungkot pa rin ako. Iba kasi yung pag narito siya sa tabi ko. Hindi bale. Bukas, mababawasan ang lungkot ko. Dahil pupunta ulit ako kinainay. Buti pa, uminom ako ng gatas para makatulog na ako. Pinagbukas ng pinto nitong kwarto. Daddy Ronaldo? Gising ka pa pula. Akala ako tulog ka na eh. Daddy, bakit kayo pumasok dito? Nalulungkot kasi ako. Napakalungkot. At alam ko, ganun ka rin. Kaya, gusto ko, alimin natin ang isa't isa. Daddy? Ano yung sinasabi ninyo? Matagal na ako naiinggit kay Joseph. Matagal na ako nang umuli na sa pagmamahal. Daddy, lumabas kayo dito. Please. Alalahan ninyo, asawa ko ng stepson ninyo. Pagbigyan mo na ako, Grace. Daddy, iwan niyo ako. Maawa kayo. Huwag mag-alala. Hindi ito malalaman ni Joseph. Kaya pumayag ka na. Hindi, ayaw ko. Sabi ako! Huwag ka nang pumalag. Wala ka naman magagawa. Pag pumalag ka pa, ipapalo ko sa'yo ang dalakang baril. Pagbigyan mo na. Ha? Para hindi ka matay. Paano tatanggapin ni Grace ang kahayupang yun ni Ronaldo? Malaman kaya yun ni Joseph? Magalak si ganang Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, Janeline de la Cruz, at si Maynard Landicho Jr. sa papel ng Joseph. Nilapatan ang tunog ni Jerry Butia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi. Nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtang sundan.